sa panahon ngayon, napakadaming motorsiklo. Yung wala dyan ngayon, bakit wala dyan ngayon? Andito pala sa kaliwa mo. Tapos nung pupunta ka na sa kanan mo, biglang umovertake dito. Ano nangyari? Sa pool. Majesty driving is cool. Kasama mo sa tamang pagmaneho. Majesty driving is cool. Dito ay tiyak ka na matututo. Okay, so as I mentioned kanina, di sa truck tayo, no? May truck tayo. What do you need to do? Bay, mag-slow down ka. Bakit? Para unti-unti kang lumayo sa truck. Pag lumayo ka na sa truck, ano mangyayari susunod? Makikita ko na yung kanan, makikita ko na yung kaliwa. You then decide anong gusto mong gawin. Umo-overtake ka dito, umo-overtake ka dito. Lagi kang o-overtake pagkita mo yung kasalubong mo. Huwag kang o-overtake pag blind side o may blind spot ka na inabutan. Alright? So yan yon. Eh ano naman yung not moving na blind spot? Yun yung sinabi nyo kanina, yung mga kurbada, yung mga crest. Yung may mga crest yung pat parang ganon. Hindi mo kita yung nado sa kabila eh, yung kasalubong mo eh. Dahil pareho kayong pataas ang mate. So hindi ka pwedeng mag-overtake na. What do you do now? You slow down. Hindi nyo napansin dito sa training natin, I always mention the word slow down. Because that will save you guys. If you know how to slow down, mas malayo kayo sa aksidente. Eh sino ba yung mga naa-aksidente lagi? Di ba ang naa-aksidente lagi yung nagmamadali sa pagmamaneho? Madalang akong nakabalita na sumusunod sa speed limit na aksidente. Di ba? Napakadalang nun. Pero yung nag-overspeed, mas malimit sila ang naa-aksidente. Tama ba yon? So, lagi yung tatandaan yun, ha? Double check the side mirror before changing lane. Ayan, isa pa yan na do's and don'ts, do's natin. Anong gagawin nyo? Pupunta kayo sa lane 2. First, nung panahon po namin, ganito kami. Nagda-drive kami. Check side mirror, rear view mirror. Safe, signal. Ganun na kadali nung panahon namin eh. Ngayon kayo, you need to double check. Why? Ganito. Check side mirror, clear, signal. Check side mirror ulit, talagang clear. Saka ako liliko. Ganyan kayo ha, huwag kayong liliko ng basta-basta nang hindi kayo sigurado na hindi nyo dinouble check. Bakit? Eh kasi guys, sa panahon ngayon, napakadaming motorsiklo. Yung wala dyan ngayon, bakit wala dyan ngayon? Andito pala sa kaliwa mo. Tapos nung pupunta ka na sa kanan mo, biglang umovertake dito. Ano nangyari? Sa pool. See? Ang limit niyan eh. Ang limit niyan. Pag tumingin ka ganyan, wala naman eh. Kung kailan kaliliko, saka biglang lumulusot eh. At lagi ang aksidente. Pag na-aksidente kayo, sabihin na natin kasalanan niya again. Okay lang? Wasak yung sasakyan mo. Papaano? Abala na naman yan. Hindi ba mas maganda na lang na mag-ingat ka ng konti? Yung magbigay ka lang na huwag kang magmadali. Huwag kang yung magmadali again. Magbigay ka pa na ilang pansegundo para sigurado lang ang pasok mo. Malaki bang bagay yung mga 3 seconds, titigil ka lang ulit para tingnan lang kung safe talaga? O, di ba? Malaking bagay yun, guys, sa inyo. Malaking tulong yun para makaiwas kayo sa aksidente. And be aware of the movements of the vehicle in front. Ayan. Alam nyo, pagka matagal na kayo nagmamaneho, mabilis nyo nang malalaman kung ano yung ginagawa nung mga nagdadrive sa harapan. Kasi ako, sanay na ako. Alam ko kaagad eh. Pagka may nagdadrive akong ganyan, yung sinusundan ko, ganito. Biglang. Tapos biglang balik. Maya-maya, gaganyan na naman. Yung sasakyan niya. Mamaya, bigla na naman babalik na nun. Alam nyo kaagad, ako, sa tagal ko pagmamaneho, alam ko na kaagad eh, inaantok yung driver. Kita nyo? Alam ko kaagad eh. Eh kasi nagugulat, nagigising, kaya bumabalik ulit eh. Pagka ganun guys, susundan ko pa ba yung driver na yun? Hindi na. Iwas na muna, lilipat ako ng lane. Bakit? Eh, potential danger na sa akin yun eh. Di ba? Kita nyo kung alam nyo, eh kung hindi ko alam yun, wala akong pakialam, sumunod ako sa kanya. Eh, paano kung biglang ma-aksidente yun? Hindi kasama ako. See? Again, being observant is defensive driving. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.